ba tayo? Kasi thank parang you. isa sa mga ibinabasa yun ng fans yung weight mo. Ako. Na-affect ka ba? Or hindi. Paano mo hina-handle yung gano'n? Hindi po ako na-affect. Weight ko daw. Weight? Oo. Body shame. Weight. Timbang ko na eh. Timbang. Ay, proud na proud siya dyan. Pero ikaw, Ken. Paano ba kanina nga sinabi ko, pag may mga nababash kay Rita, diba? Nakakaya kay Ate. Anong support ang binibigay mo? Kay Mami Ray. Alam mo, sa totoo lang, kapag may nababash siya, paano yan? Sobrang halakhak namin dalawa. As age, nilalahit pa niya yung sarili niya. Diba nga kanina, sabi ko nakakaya kay Mami Ray, ako pa mas mukhang may anak. Siya yung nilalahit sa sarili niya. Yung mga nababash siya kanya, wala na lang yun. Kasi unahan ko na kayo, para hindi masakit. Pero ako kasi, sa totoo lang ako, sinabi ko sa kanya, ako bilang lalaki, pag sinabing yung sex sa akin, eto. Balakus. Ito yung definition ko na sexy. Salamat hindi naman. Hindi mo kailangan maging sobrang payat para maging sexy. Mas maganda nga yung may laman. Like, si Rita, ang ganda ng ubog ng katawan yan eh. Ayun yung hindi makita ng tao at ayun yung nakikita ko sa akin. Ayun ang nakakayang hindi ka nagdadaan. Yung pala gusto niya. Hindi naman sa gusto niya lang. Siyempre, kailangan yung gusto ko rin, di ba? And yun, again, hindi ako naapektuhan because I am not here to please anyone. I'm here to please God. So, hindi naman nasusukat ang talento ng isang tao nung dahil lang sa kanyang timbang. Di ba? Maraming, yun din gusto. Kaya rin, I'm really an advocate of body positive. Kasi ang body positive, hindi lang naman yun for the bigger side. Siyempre, dun din tayo sa smaller side, yung iba rin, syempre, gusto rin nila na sana nagkakalaman sila kahit anong kain gawin nila, hindi sila lumalaki. Kasi, para po sa akin, malaking, alam, tanggap natin yung dito, lalo na sa Pilipinas. Parang, kahit gano'ng kakagaling, hindi ka agad napapansin dahil sa timbang ka, ang kulang ka sa ganito. Pero, yun po, kaya rin po naging pinipresent ko tong sarili ko. Kapag, lalo pa ako na mas imperfect, lalo ko yung ipipresent. Kasi, living testimony ako ni Lord na hindi dapat maging hadlang yung timbang. Kung gusto mong ipakita sa mundo kung gaano ka kagaling, ipakita mo yon. Hindi dapat maging hadlang yung timbang. Kasi yung galing mo, hindi yun makukuha ng iba. Pero kung magpapayat ka, madali eh. Kung gusto mong magpalaman, madali. Pero yung talento na meron ka, hindi yun makukuha ng iba. Sa TV kasi parang malaki, oo. Mas maganda, aligets ko yun ate. Kaya nga, ayun, over-fatigue. So, kasi, tinry, pero wala. Siguro talagang yun yung ano ng katawan ko talaga eh. Parang, yun nga, kumalya lang ng kaunti sa kulang sa tulog talaga at ano, pahinga. At syempre sa pagkain din. So, pinastop muna ako ng diet. Ang weird nga eh. Kasi nung nasa ospital ako, wala silang ibang ginawa ko, di pa kainin ako. Tapos pagtapos, sabi nila, tumayan daw ako. Ang weird. Siguro baka yun talaga yung ano ng katawan. Kinarap ang katawan niya pagkain. So, pero walang chance, walang plan na magpa, halimbawa, magpa-enhance ka. Ay, hindi ko po kinu-close yan. Kasi ang para sa akin ang pag-enhance, halimbawa yung mga, syempre nagpapa-opera, lipo. Ano yan eh, yung lipo, dito sa mukha, hindi naman yan ibig. Karapatan mo yung bilang tao kung gusto mo i-enhance yung isang bagay, hindi mo naman siya babaguhin eh. Diba? Kumbaga, i-improve lang natin yun. And syempre, iba-iba ang trip ng tao. Walang basta ganun trip. Pero doon sila masaya. Sa bubay, hindi ka kailangan magpa-enhance. Oh, thank you, Lord. Talaga ba? May kasi kailan nararamdaman na ang ganda. Ano? Kapag ka everyday, every day I wake up, you know why? It's because kapag everyday, kapag nagumigising ako, ibig sabihin, gano'ng kamahal ni Lord kasi binigyan niya pa rin ako ng chance na mabuhay. May nasabi na ba sa'yo, Rita, na may angulo kang pamukha mo si Nadine? Naging lustre. Marami po. Oh. Ano-anong reaction mo pag sinasabi sa'yo? Ito, bigay kay James Reed. Sa banda. Ano mo yung sinasabi mo? Ano sinasagot mo sa kanila pag sinasabi? Kinikilig siya. Pero yung sila din eh. Ay, din nagka-trabaho lang. Nagka-trabaho lang kami. Oh, thank you sa mga nakakasabing magkahawi. Pinaiman.
Alam mo ba ang latest at ang totoo?